blue skies bursting out, sunlight shimmering love. Oh baby, I surrender to the strawberry ice cream. Never, never, never know this love. Well, didn't mean to do it, but there's no escaping your love. These lines are
of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit, my brethren, we are here today to witness the sacrament of matrimony, to be received by the two loving couple, Chenrik and Janine. My dear Chenrik and Janine, God is love and has a mysterious way drawn you together in love. But he leaves you free to make that love grow or to let it wither and die. The Lord will help you make it grow if you do your share and to stand to the commitment and the covenant which you are about to seal. To be worthy of receiving the gifts from this Eucharist, my dear brothers and sisters, we prepare ourselves for the celebration of love and union of Chenrik and Janine. Let us together with them call to mind God's love for us and acknowledge how we have failed to listen. Love defines the truth. For times we were not true to ourselves and to our own. Christ have mercy. Christ have mercy. Love is always ready to forgive, to trust, to hope, and to endure whatever comes. For the times we give up on ourselves and on one another, Lord have mercy. Lord have mercy. May Almighty God have mercy on us. Forgive us our sins and bring us to everlasting life. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that this sermon, Chenrik and Janine, now be joined by the sacrament of the grace of you and the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Reading from the book of Genesis. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in his own image. Image of God, he created him, male and female. He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. The words. Praise the Lord, my soul. All my being praise his holy name. Responds. The Lord is kind and merciful. Praise the Lord, my soul. And merciful. He forgives all my sins and heals all my diseases. Merciful. He keeps me from the grave and blesses me with love and mercy. The Lord is kind and merciful. He fills my life with good things so that I stay young. This all stand on our holy master, heaven's Lord. Alleluia.
For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So there are no longer two, but one. Therefore, when God is joined together, let a man be separate. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Praise the Lord. At ito nga ang harap ninyo na buhay. Sabi ng matatanda, hindi parang kanin na kapag napasok, diluluwa. Totoo nga naman ito. Hindi tulad ito ng altar, no? Na hindi totoo ang kasalan. Ito ay totoong buhay. Minsan na masyal ako sa isang mall dito sa atin malapit dito. Natuwa ako sa mga bata habang nandun sila sa gitna ng mall. Tapos pinagtitripan nila yung mga mag-girlfriends at saka boyfriends na tumadaan. Pinagmamas na nila yung mga nag-aawak-abay. Pinagmamas na nila yung naglalambingan, nagsuswit na things. Tapos ang sinisigaw nila, may kawani kayo rin, alam forever. Sabi nila ganyan, mag-iiwalay din kayo, wala namang forever. Ganyan ang kabitir ng mga kabataan ngayon. Ganyan ang kabitir ng mga kabataan dahil mabilis din love, mabilis din mawala ang love. Kung gano'ng mabilis ang pasok ng text, doon ng text, doon sa crush, ganun din kabilis ang pag-alis ng nararamdaman doon sa tinatawag na love na nakita, crush na nakita. Ako naniniwala ako, Generic Engineer, na ang forever, hindi naman one time, big time na dumarating sa buhay. Yung forever, hindi naman kapag dumating na yon, kailangan hindi na mag-evolve at hindi na mag-grow. Yung forever, hindi naman parang diamante na inalagay mo sa isang kahon. Tatahayaan mo na lang doon. Bahala na siya sa buhay niya. That is not the forever we know. And that is not the forever that the church is teaching us. My dear Genrique and Janine, tatlong bagay ang kabilin ko sa inyo ngayon na yung pinapasok niyo ang buhay mag-asawa. Una, makatagal mo ito. Forever is everyday commitment. Hindi one time, big time. It is an everyday commitment. Pinagtatrabahuan ang forever. Ginagampanan ang forever. Madalas kong inuumil ito dahil nung muna kong pagdating ko sa atin sa parokya, sa madamdam. Mayroon akong kinasal na matanda na nag-renew sila ng kasal 50 years nila. Nung ini-interview ko sila kung bakit balak pa nilang magpakasal, nagpupurutan yung mag-asawa. Tapos ang sabi ng nanay sa akin, yung inulong niya, Ma, sabi ko kasi, buti anong sikwento niyo bakit nagtagal kayo. Ang bulong sa akin ni nanay, tiniis ko lang yan, Father. Tapos narinig ni tatay yung sabi niya, ikaw naman, ba't sinabi mo naman kay Father na tiniis mo lang ako? Actually, Father, ako talagang nagtiis sa kanya. Habang nagpupulotan sila at masaya, yun yung pinagbibiruan nila. But one thing I realize, tama sila, Generique and Janine. Tama sila na tiniis nila ang isang isa. Not in a negative way, but in the promise of love. Ito kasi yung sinasabi sa atin ng Panginoon sa sulat ng isang bago sa Korinto. Love is patient and kind. Sa pagmamahal daw, kailangan ng mahabang-mahabang pasensya at kailangan ng mahabang-mahabang kabaitan. Bakit? Kasi mula ngayon, Generique and Janine, kayo na yung magkakasama mula sa pagtulog at pagkagising. May kailangan yung iisip. Pero kapag tutulungan, magkasama na kayo, para sa inyo.
Araw-araw, mamadaling mo ang asawa mo sa kanyang mga pagkukay. Alagabin mo siya ng gusto siya. Walang ulan, walang alis. Ganun din ikaw, Jenny. Alagabin mo ng buo sa Jenny. Ipita.